Bawat piraso ng ebidensya ay saksi sa mga pangyayari sa likod ng isang krimen. Sa tulong ng siyensya, ito ay pagtatagpi-tagpiin upang mabuo ang katotohanan at makamita ang katarungan. Ako si Gas Habergas. Ang forensics, ang siyensya sa likod ng imbestigasyon. Pangako niya ay paraiso na magdadala sa walang hanggang kapayapaan at kaligtasan. Ito ang mensahe na nagpapakilalang ang sugo. Sa langit ka nga ba niya aakayin? Hiniling ni Ricardo na itago sa aming kamera ang kanyang pagkakakilanlan dahil sa isyong pangseguridad. Personal siyang humarap sa amin para ilahad ang mapait na sinapit ng kanyang pamilya sa kamay ng itinuturing nilang alagad ng Diyos. Simple at maayos na buhay ang inilaan ni Ricardo sa kanyang pamilya sa probinsya sa North Cotabato. Itinaguyod niya ang kanyang pamilya katuwang ang asawa. Sarili kaming lupa doon. Hilira lang yung namin doon. Mga 24 hectares yung lupa namin doon. May mais, may palay, tapos nagtutubo din kami. Planters ako ng tubo eh. Sapat naman daw ang kinikita nila mula sa mga pananim na kanyang sinasaka. Katunayan, natutugunan nito ang pang-araw-araw nilang pangangailangan. Ay kung minsan maka 6,000 linggo-linggo, makakuha kami 6,000 kaya siyempre bibintaman ni Mrs. yung mga bunga. Banayad na sana ang daloy ng pamumuhay ng kanyang pamilya nang ipakilala ng kanyang nakatatandang kapatid ang umano'y leader ng isang religious group. Dito na nabago ang direksyon ng kanilang buhay. Rinecruit kami. Ngayon, doon na nagkaluko-luko ang pamumuhay namin. Eh, sa unang-una na kakilala ko sa ate ko, hindi ko alam na may relasyon pala sila. Ang dakilang lumika ang pagbigay sa atin ng buhay. Palibasay, hindi naman iba ang nagrekomenda sa kanila. Madali silang nakumbinsi na sumapi sa samahan. Eh siya ang hukom ng mga hukom eh. Kaya nga yun ang tawag namin sa kanya, Chief Almindo Aram. Oh, kaya nga ang kanya, Chief. Yun ang sinasabi namin noon. Ang tinutukoy ni Ricardo ay ang founding leader ng religious group na Global Empire Covenant and Divine Government na si Antonio. Nararapat na yan doon natin ang ating sarili. Maganda naman daw ang hangari ni Chief, isang malaparaisong lugar para sa mga miyembrong sasama sa kanya. Sa simula,
marami raw naging agam-agam si Ricardo, lalo na para sa kanyang mga anak. Eh, sabi niya, ang pag-aaral ng bata, kung iniisip mo yung mga bata, sabi niya, eh, kwan yan lang daw eh, yung kwan ng walang kabuluhan na yan, sabi niya. Sa kabila ng mga alalahanin, naging masugid ang panunuyo sa kanya ng kanyang kapatid. Pumunta ka doon kung gusto mong mararangya daw ang buhay namin. Dito na rin siya nakumbinsi. Wala rin siyang hangad kung hindi ang mas mapabuti ang kanilang pamumuhay. Pero higit sa lahat, ang maging mas matibay ang kanyang pananalig sa Diyos. Para makaluwas at madala ang buong pamilya sa sinasabing bago nilang magiging tahanan, kakailanganin nila ang malaking halaga. Kaya naman, doon, yung kumpare kong kapitan doon, namatay na, sinanla ko sa kanya, 430,000 yung 4 hektare yan. Maswerte tayong pinatawag niya sa kanyang tahanan. Ito ang kanyang paraiso. Dito walang magbubuto. Malaking bahagi raw ng perang pinagsandaan sa lupa ay inilaan niya para ipambili ng materyales sa itatayong gusali ng Global Empire Covenant and Divine Government na siyang magiging tirahan nila. Hulog ako ng kuan sa bangko para mako nila kay bibili daw ng mga materyales. Malapit nang matapos itong tirahan mo, sabi. Kuan, padala ka na naman uli. Kasi padala man ako. 3 beses ako nagpadala eh. Tapos na ba yung tirahan ko dyan? Sabi ko, oo, sabi niya. Desidido na si Ricardo na iwan ang buhay sa probinsya hanggang sa nagtuhan na nga ang buong pamilya dito sa Maynila. At sa unang pagkakataon, nakilala nila ang sugo na nangako ng isang masaganang buhay sa paraiso. Chief, yung asawa niya po, yung dalawang anak niya, basta kayo si. Halina kayo sa tahanan ng Diyos. Walang kamalimalay si Ricardo sa nakaambang kapahamakan sa sinasabing paraiso. Physical abuse, yung mga nabugbog, ganyan, na aksidente sa motor vehicular accident, ganyan. So, ang mga ginagawa namin doon, ini-examine namin sila. Tapos kung ano yung mga findings namin doon, ipoproduce namin or isusulat namin sa isang report para makasuhan ka agad kung sino man yung alleged suspect doon, nagbibigay kami kaagad ng initial medico-legal report. Pwede na po yun gamitin para mag-file ng kaso doon sa inirereklamo nila. So ngayon, pag nag-examine kami, sabihin natin ay nagsasabi siya na nagkaroon ng sexual abuse or siya ay hinalay, ganyan. Kung ilang days pa lang or wala pa nga 1 day, so kung nag-examine kami doon sa female genitalia, kung may makita kami doon na injuries na consistent doon sa sinasabi niya, mas makakatulong yun sa korte pag tinanong kami. Nakumbinsing iwan ni na Ricardo ang kanilang buhay at lupain sa probinsya para sa relihiyon na pinili nilang samahan. Halina kayo sa tahanan ng Diyos. Sa pamamagitan ng isang malapit na kaanak, nakilala ni Ricardo ang sugo raw na magdadala sa kanyang pamilya sa paraiso at magsasalba sa kanila sa araw ng paghukom. Si Antonio o Chief kung tawagin, leader ng Global Empire Covenant and Divine Government.
maswerte tayong pinatawag niya sa kanyang tahanan. Maayos naman daw ang naging pamamalakad ni Chifa sa mga unang bahagi ng pananatili nila sa poder ng religious group. Ako ang sugo! Ang dakilang inatarsa ng Panginoon para mamuno sa sanlibutan. Ang sugo ang may misyon na ipasa sa inyo ang tagubilin ng ating Panginoon. Halos pagdadasal ang ginagawa nila sa maraming pagkakataon. Ginugugol din nila ang oras sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Biblia ang naging pundasyon ng mga turo ng leader na si Chief. Ang dakilang lumika ang siyang bigay sa atin ng buhay at kalakasan. Nararapat na ihandog natin ang ating sarili. Paglipuran siya, papurihin siya, sambayin at kilalayan ang dakilang tagapagligtas. Tuwing kwan, magbabible study kami mga alas 9. Kung tapos na kaming kumain, alas 9, alas 8. Kapag ikaw'y sumuhay! Gabi-gabi yan. Yung binabasa nyo ito talaga sa Biblia. Na kwan, na bawal daw magsinungaling. Na kwan, bawal magnakaw. Maayos din daw na naipatutupad ang mga patakaran. Nakahiwalay ang mga babae sa lalaking miyembro ng samahan. Maswerte tayong pinatawag niya sa kanyang tahanan. Ito ang kanyang paraiso. Dito walang magubuto. Walang manghihina. Narito lahat ang kailangan natin. Sapat para sa lahat. Tutugunan niya ang pangangailangan ng bawat isa. Yung unang linggo na doon kami sa baptismal, mayroon akong maliliit na anak. Pero iba ng kwarto nila. Yung mga babae, iba na. Bukod pa dyan, nakita rin niya ang malalim na pananampalataya ng bawat miyembro na nagmula pa sa iba't ibang lugar. Pero sa kabila nito, hindi raw naging maayos ang tinutulugan ng pamilya ni Ricardo sa lungat sa ipinangako sa kanya na maayos na tirahan. Talagang nakatayo talaga. Nakatayo na kuan, walang bubong. Walang bubong para asintada lang. Wala talaga. Walang bubong. Paano mo makuan yun? Sabi ko, ano ito? Nasaan yung kuan? Ayan o. Sabi yung ate ko na kuan. Nasaan yung tirahan ko? Sabi ko, ayan, hindi pa tapos. Sabi yung ate ko. Sabi ko, pansamantala lang doon kayo sa may kuan, yung baptismal post. Doon kami, natulog. May hagdanan, tapos lampas tao, papunta doon. Parang underground nga. Walang kami, mga dilim-dilim eh. Tapos, wala pang papasok na hangin. Walang bintana. Gustoin naming umatras. Wala eh. Wala ka ng pamasahe pang uwi. Hindi rin daw naging sapat ang supply ng pagkain para sa kanyang pamilya. Alinsunod sa binitiwan ni Chief na masaganang buhay. Bukod sa pagkain, iahain niya. Sa pagkainan, ang salita ng Diyos ang siyang bubusog sa ating espiritual na pagkatapa. Mais na yellow corn, parang itlog na kwan, matignan mo. Ay, akala mo, yung pangkain ng manok, ganun ang pagkain namin doon. Pero bukod pa rito, kalaunay, naging marahas na raw ang pakikitungo ni Chief sa mga miyembro. Kapag ikay sumuway sa alimang pinag-uutos niya, nararapat lamang na tanggapin mo ang kaparusahan. Kunting kibot lang, nagagalit na. Sa kabila nito, inisip nilang ito ay bahagi lamang ng pagsubok sa kanila ng Diyos. Sa paglipas ng mga araw, naging lubharaw itong mahigpit. Bawal makipag-usap ang babae sa lalaki. Bawal lang mag
Kaya nga, kung gusto mong maligtas daw, bawal talaga. Kaya kasi mag-isip ka daw ng masama. Kaya siyempre, kung kwan, lalo na kung, siyempre, may mga magaganda din na mga membro. Eh, baka kakwan daw yung ulo, yung lalaki, kaya nga bawal. Dahil dito, nagkahiwa-hiwalay rin ang mag-anak ni Ricardo. Yung ginagawa ng mag-asawa, siyempre, para hindi na magkaanak, bawal na daw yan. Para gusto mong maligtas, huwag mong gawin. Mas tumindi pa ang kanilang kalbaryo. Ang sugo, nagiging pisikal na sa pagdidisiplina. Eh, kunting salita mo lang, talagang galit. 200 na palit, 200, 300, palo talaga. Talagang bilo-bilo na palo, yantok pa naman. Eh, magkabalok-balok tot yung yantok eh. Kasalanan ang ginawa mo! Pero ang di kinaya ni Ricardo ay nang sinapit ng sariling anak ang paglatay ng yantok sa mura nitong katawan. Itong anak ko, grabe ang palo sa kanya. Ang akala niya siguro, liniligawan nitong anak ko yung babae. Sabi niya, ako lang ang dapat magkakuan sa kanila. Masakit man sa kalooban, walang nagawa si Ricardo para sa anak. Gayunman, isang maitim na plano ang sumagi sa isip niya para ipaghiganti ang anak. Pero hindi ko na ma-accept talaga na ganun ang nangyari. Doon ko na pinagplanuhan. Ang gaganon ko. O, yung palakol, inalian ko ng guma. Tapos yun ang iampas ko sa kanya. Pero lagi raw siyang nabibigo na may isang katuparan ng bala. Ang hindi alam ni Ricardo, may paparating na mas matinding kalbaryo sa buhay nila. Abangan sa pagbabalik ng Forensics. In terms sa mga sexually abused, pag months na nangyari, ang ma-appreciate na lang dyan natin ay mga healed lacerations. So, mga healed na punit doon particularly sa hymen. Although makikita pa rin natin, I cannot definitely say na kung yun pong mga injury na iyon ay galing talaga doon sa ano or doon nga sa sinasabi niya. Ang masasabi ko lang, possible. Kasi pag nag-heal na kasi yun, mahirap na sabihin na kung ilang days na after. With regards dun sa mga injuries, sabihin natin may mga pasa siya and mga hematoma. Kasi ang injuries, particularly bruise or yung mga pasa, may mga stages kasi yan eh. So usually, pag bagong-bago siya, it's reddish, tapos going to purplish. Tapos pag medyo nagre-resolve na in a few days, medyo pa-heal na siya, mapapansin mo medyo nag-green na siya. And pag papunta na dun talaga sa healing period, mag-yellowish na siya. So pag tinawag ako sa korte, tapos sinabi niya, posible ba yan ba yung injury na sinasabi niya? Considering na nangyari ito about a week ago, and ang nakita ko sa findings ay resolving contusion, sasabihin ko, it's consistent doon sa sinasabi. Antonio, o mas kilala sa tawag na Chief. Ako ang Bruto! Ang dakilang inagkarta ng Panginoon para mamuno sa salimutan. Siya raw ang napiling sugo ng langit. Ang sugo ang may misyon na ipasa sa inyo ang tagubilin ng ating Panginoon. Naatasang pangasiwaan na ang palaisong kandungan ng mga tagasunod sa pananampalataya. Maswerte tayong pinatawag niya sa kanyang tahanan. Ito ang kanyang paraiso. Dito walang magbubuto. At ang tanging tagapagligtas ng sangkatauhan. Ang sugo ang may misyon na ipasa sa inyo ang tagubili ng ating Panginoon. Matamis ang dira.
magaling makidungo, isang magaling na leader. Yan daw ang espesyal na katangian ng pinuno ng Global Empire Covenant and Divine Government. Ang iba, pamipamilya na ang pinatira sa mismong gusali na ipinatayo niya. Naku, mga 40, mahigit. Mahigit, pero pag Linggo, marami kami. Siyempre, parang magsamba. Ang gagawa ng masama! Magbago ka! Pero kanaunay, naging mahigpit ang sugo. Bukod sa pagiging pisikal, may mas matindi pa pala silang magiging kalbaryo nang humantong ito sa kapusuhan. Yung sinabi niya katagalang, ako ang magbubukas. Ako ang magsasara. Sa mga babae na, bubuksan niya, anong gagawin niya doon sa babae? Oh, tapos yung may asawa, sasaradahan niya. Unti-unti raw lumutang ang dahilan ni Chief kung bakit pinaghiwa-hiwalay nito ang mga mananampalatayang babae at lalaki. Eh sabi niya, para maligtas daw. Eh hindi mo daw gawin yung isang bagay na ganun, hindi ka daw maligtas. Kaya nga, yung pala, siya na ang gagamit. Naging gawin ni Chief ang ipatawag ang mga babaeng miyembro para magpamasahe o magpahilot. Pero paglaoy, bukod sa masahe, isinasakatuparan nito ang makamundong pagnanasa. Tapos yung mga kasama niyang babae ganon, pinahilot kung 5, patawag hilot, nakabrip lang yan. Kaubad, o hilot. Pagkatapos yan, sinyas na, ginaganon ng paa. Ganon, umalis ka na, dahan-dahan. O kung yung matira, yun, gagalawin niya. Anak mismo niya at anak ng kapatid niya, ginalaw niya. Oo, ganun katindi. Magkaganyan man, tila nauunawaan daw naman ng ilang miyembro ang nangyayari sa kanila. Yung iba, kahit nagalaw na, hindi na nagkuhan. Hindi daw, nakaintindi daw sila. Oo, halos araw-araw, gabi-gabi. Pagtapos na ng Bible study, ipapatawag niya ngayon. Walang kamalay-malay si Ricardo na maging ang pamilya niya magiging biktima ng kahalayan ni Chief. Mayroon siyang pahiwatig na sasabihin, tapos hindi niya tinuloy. Subalit kalaunay, napilitan ding sabihin ng kanyang anak ang dinanas nito sa kamay ng umano'y sugo. Sabi yung anak ko na, ano, may nangyari na. Sabi ko, umiyak yung anak ko eh. Di, understood na ako, ano. Hanggang sa napaamin ko siya. May nangyari sa amin pa, sabi niya. Dinala ako doon sa, dyan, sa taas, sabi niya. Sukdulan ang sakit na naramdaman noon ni Ricardo sa masamang balita na nalaman. Kaya naman, nabuo ang isang mahigpit na plano. Yung ginawa ko na yung nararapat kong gawin, patayin ko talaga. Nabulilyaso. Nabulabog. Sa kabila nito, na magkaroon ng pagkakataon, kinumpunta na raw ni Ricardo si Chief. Sabi ko, kung ganyan man lang ang gagawin mo sa amin na parang hayop, mabuti pa maghiwalay tayo sa iyo. Naikayat ron ni Ricardo ang ilan sa kanyang pamilya na umalis na sa poder ni Chief. Ngunit naiwan doon ang kanyang ina at isa pa niyang anak. Talagang hindi ko talaga matanggap. Ang pagbawi ni Ricardo sa kanyang pamilya mula sa kamay ng sugo, abangan sa pagbabalik ng forensics. Advice na ma-share ko talaga po sa ating mga unfortunate victims na mga ganyan, mga particularly sa sexual abuse cases.
maglakas loob sila na magsumbong, magreklamo at para ma-examine ka agad. Kasi pag medyo matagal na, mas mahirap na i-correlate. Pero mas maganda kasi yung pag nakita mo yung injury, sabihin natin may gasgas o may bagong punit na bago pa, mas consistent siya doon sa mga nangyari. Sa medical legal, open po kami dito para magtumanggap ng mga requests for sexual abuse cases, physical abuse cases, as well as autopsy cases. Basta may request lang sila from an investigating body galing sa particularly dito sa PNP. Ang sugo na si Antonio ng tanging hangad raw ay isalba ang sanlibutan. Ang sugo ang may misyon, ipasa sa inyo ang tagubili ng ating Panginoon. Pero sa paglipas ng panahon, lumabas ang tunay nitong pakay. Si Ricardo, pumalag na sa mga nararanasan sa poder ng religious group. Kaya nung umalis na ako eh, nag-weld ako eh. Hindi niya matangkap ang sinapit ng anak, lalo at kapakanan ng buong pamilya ang inisip niya nang piniling maging membro ng samahan. Wala na yung bis nakikita ko yung kwan. Bakit ganun? Sabi ko. Kaya nga ako napasubo na eh, sabi ko. Kaya nga sinanla ko na yung lupa ko doon. Tapos ganyan ang mangyari. Pero dahil naiwan pa sa loob ng gusali ang kanyang ina at isang anak na lalaki, humingi na ng tulong sa impila ng pulisya si Ricardo. Si Police Lieutenant Gemma Mirabena ang isa sa mga investigador noon sa Marikina Police Women's Desk. Meron pong lumapit sa atin sa tanggapan natin, August 2006 yun eh. Ang allegedly, merong mga nakatira doon na parang hindi pinapayagang lumabas. Nung kanilang tinatawag na parang leader ng about sa religion, kaya lang iba po yung ano nila, hindi po sila sa Catholic, parang kumbaga sa atin sa ano, parang pastor. May mga pamilya nga po ang sinabi na mga nakatira doon na parang hindi pinapayagang makalabas. Agad naman nagkasaan ng operasyon ang mga otoridad. Mataas yung gate niya, hindi ka basta-basta makakapasok. Kahit na kumatok ka doon, may lalabas pero hindi ka makakapasok basta-basta doon. Ayun po ang yung resident ng taong inirereklamo nila. Dumulog din noon si Ricardo sa Public Attorney's Office para mag-apply ng habeas corpus laban kay Antonio. At noon ngang August 4, 2006, kasama si City Sheriff Dennis Tolentino, naglabas ng search warrant ang korte na nilagdaan ni Presiding Judge Geraldine Fiel Macaraig ng Regional Trial Court, Branch 192. Break open, no? Yung ating tinatawag na search warrant para makapasok po tayo doon kasi nga, well, ano po siya eh, talagang hindi ka basta-basta makakapasok. Mataas po yung gate niya at talagang nakipag-cooperate din tayo sa mga ibang kapulisya natin katulad nung nakakasakop nung area, yung PCP, tapos yung ating SWAT, DSWD or possible nga ng mga victims ng mga minor kung meron nga mga victims doon. Kasama sa mga na-rescue mula sa loob ng gusali ang anak ni Ricardo. Pastor, na-aresto kita! Daba! At doon na rin na-aresto si Antonio. Kapatid! Ano ako ng Diyos? Oh, tumama ka na. Uwa ko! Diba ko yung pinpaso namin? Sino ano ako ng Diyos? Diyos? Kapatid! Kim! Yeah!
Samantala, ang medico-legal doctor na si Police Lieutenant Colonel Mary Ann Edane ang sumuri sa kalagayan ng mga biktima. During the examination, yun nga, na-found out ko na merong mga injuries. Unang-una sa katawan, nakakita ako ng pasa sa left breast niya. And then sa genitalia, una sa hymen, merong lacerations sa 4 and 7 o'clock positions. Nilolocate kasi namin yung laceration or yung injury based sa clock. So yung laceration is located siya sa 4 and 7 o'clock positions. Ibig sabihin nun, bakit may laceration, may ipinasok doon na matigas na bagay, kagaya ng ari o daliri, kahit na anong bagay na matigas, kaya yun na lacerate, kaya yun napulit. Doon sa area naman, surrounding the hymen, meron din yung tinatawag naming perihymenal region. Meron din akong nakitang pamamaga at saka gasgas. Pati dun sa posterior fossae na tinatawag, meron din akong nakitang gasgas. Yun nga, ibig sabihin nun, meron talagang blunt force, may penetration. Nakakita ng probable cause sa kasong rape at child abuse si Assistant City Prosecutor Ricardo Paet Jr. para iakyat ang kaso sa korte. Agad na sinampahan si Antonio ng kasong 86 counts of rape o Republic Act 8353 at 4 counts of Republic Act 7610 o child abuse. At matapos ang 5 taong pagdilig sa kaso, guilty ang naging hatol ni na Judge Lorna Catrice Chua Cheng at Geraldine Fiel Makaraig ng Marikina RTC Branch 168 at 192 para sa kasong rape. Pinatawan si Antonio ng 12 counts of rape na may kaparusahang 40 taong pagkakabilanggo. Sa kasalukuyan, binubuno ni Antonio sa New Bilibid Prisons ang kanyang naging hatol. Sa ngalan ng patas na pamamahayag, sinubukan namin kunin ang kanyang panig, subalit hanggang ngayon, wala pa siyang sagot sa aming imbitasyon. Sa hatol at pagkakapiit sa convicted na si Antonio, unti-unti nang nakababalik sa normal na pamumuhay ang mag-anak ni Ricardo. Kung minsan, nagbibiro ako eh. Sabi ko, lahat itong mga anak ko, hindi na tayo maligtas. Ito, impirno nang pupuntahan natin. Sabi ko, tumawa na lang sila. Talagang ganun talaga. Nangyari daw. Talagang ibaon na daw sa limot yun. Naghihilom na rin ang sugat na dulot ng masamang bangungot sa pamilya. Bumalik kami doon sa religion namin, na espiritista. Yung pananalangin namin noon, na kwan, yung dati. Pero ganun pa rin, na kwan, hindi naman magbago. Bakit mo sa sisihin ang Panginoon, ikaw alam mo, sarili mong sisihin mo. Bukas naman sa kapatawaran si Ricardo, umaasa siya na tuloy-tuloy na ang kanilang pagbangon. Tao man lang tayo, matagal na na pinatawad ko siya. Pero kailangan kung anong ginawa mo sa kapwa mo, yung pagbayaran mo sa kulma. Hindi kayang itago sa pananampalataya ang totoong intensyon dahil ang mga ebidensya ng katotohanan ang siyang nangibabaw laban sa kasinungalingan. At ito ang nagatid sa mga biktima sa minimit-hinilang katarungan. Magkita-kita tayong muli sa susunod na kwento dito sa Forensics.